Handa na raw gumawa ng nararapat na hakbang ang management ng Beanie laban sa mga nanghaharas sa kanila. Nakiusap sila na respetuhin ang privacy ng Nation's Girl Group. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Naglabas ng pahayag ang management ng Beanie kaugnay sa privacy concerns ng mga miyembro ng Nation's Girl Group. Yan ay matapos sunggaban ng lalaking ito si Beanie Aya sa isang bar. At tumugi ng maraming tao ang isa pang member na si Maloy. Habang nagde-dinner sila ng kanyang pamilya sa isang restaurant sa Batangas. Sa pahayag ng Star Magic, maituturing umanong harassment ang anumang hakbang sa isang babae na hindi niya gusto. Kaya sana raw, igalang ng lahat ang personal space at privacy ng kanilang talents, gaya ng Beanie lalo na sa oras ng kanilang pahinga. Dahil sa insidente, gagawa raw ng nararapat na hakbang ang management para protektahan ang Beanie. May mensahe rin si Star Magic Head Direk Laurenti Diogi tungkol dito. Sana po pag ang ating mga miyembro ay nasa kanilang spending their personal time, especially with their families and friends, to please also show respect to their privacy and personal space. Tao rin po sila, kailangan din po nilang makisalamuha sa ibang tao. Magko-concert ang Beanie sa October 4 sa Smart Araneta Coliseum. May sagot na rin si SB19 Stel. Sa pahayag ng nanay ni Jake Zairo sa si Raquel Pempenco tungkol sa pagkanta ng dalawang singer ng All By Myself. Matatandaan na sinabihan ni Mrs. Pempenco si Stel sa isang post na gulatin mo ang mga tao at mag-Charisse Pempenco ka ulit. Sabay sabi ng joke lang. Pero magaling din naman daw si Stel, kaya huwag raw sana siyang ikumpara sa anak niyang si Jake. Hindi yan nagustuhan ng SB19 fans. Pero sa latest vlog ni OG Diaz, sinabi ni Stel na wala siyang hard feelings sa sinabi ni Mommy Raquel. Kasi syempre, nanay po siya. Syempre, para sa mga mata ng nanay, anak nila yung pinakamagaling. So po doon sa sinabi ng mom ni Charisse po, parang wala naman po akong problem about that. Speaking of SB19, nirelease na ang latest solo album ng isa pang member nilang si Felipe, ang Seven Sins. Nakabase sa Seven Deadly Sins ang title ng 9 songs, alinsunod sa Christian teachings gaya ng kantang Wrath. Para naman i-celebrate ang bagong album, magko-concert si Felipe sa Space at Juan Ayala sa Makati City sa July 7. For more SB19 updates, magpo-perform naman sila SB19 Josh Cullen at si Zach Tabudlo sa Round Music Festival sa South Korea nitong weekend. 7:30 p.m. bukas ang performance si Josh, habang sa Linggo, 8 p.m. naman mapapanood si Zach. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Jania Lipon po, laging maging updated sa latest sa entertainment and lifestyle para maging una sa balitaan. Bisitain at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.